number 106.7 Energy. Ano pang ga? Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo! Kuya Chico! Yes, Papa Jackson! Alam mo ba, may nabalitaan ako. Ano yung nabalitaan mo? Nabalitaan ko na bukas, ay? Merong pizza eating contest. At balita ko nandun ka, ha? Uy, narinig ko, nandun ka rin, mapapadaan ka yata din doon. Ala, nandun pala tayong dalawa. So, punta na tayo bukas, Robinson's Place, Dasmariñas, no? Yan, Greenwich. Greenwich, Robinson's Place, Dasma, sa Palapala yan, no? Alas dos ng hapon. Oo. No, so, magkainan tayo ng pizza. Ayan, nandun na si Kapitan Nasisa at si Boy Cam bukas. Ay, no? Oo nga. We'll be there tomorrow morning if you wake up. And the sun does not magaling ka na nga, magaling ka na. Pero hindi pa eh, wala pa eh. Oo. Ay. Wala pa masyado. Pero bukas, sana okay na. Yan. Malapit na magpasko kayo, Chico, ha? Sobra, 68. Peace and love to everyone. 68. Oo, ha? Peace and love to everyone and kabaradery to all. Peace and love. Sana magbati na yung Barreto Sisters, no? Yan ang ano yun, yan ang inaabangan ngayon ng mga chismosa ngayon, ano? Yung thing with the Barreto Sisters. More than anything, kasi spectacle yan sa mga taong nakaabang. Mm-hmm. Pero let's not forget, they're still a family. At then, the day, magbabati yan. Whether we like it or not, there will come a time magbabati yan, di ba? Sana lang, pinagpipiestan eh, online eh. Nalulungkot ako for them. Ako not for anything else, no? Oh, I'm, kasi sila-sila, sana. Feeling ko, at nakikiramay po kami sa pagkawala ng inyong padre di familia. Ayan. Alam mo naman, ako fan din ako ng magagaling na artista eh. Diba? Nakakalungkot lang. Nakita ko yung mga statements kanina. Ako hindi ko naman... Nag-aaway online. Alam ko lang na gano'n nag-aaway. Tapos yung mga tao, syempre, sinusundan. Oo. So kaya nahahagip ko kung magano. So yung mga tao na nagko-comment pa, kala nyo mga pinsan nyo sila, wag nyo yan. Basahin nyo na lang, pero wag nyo nang katungan pa. Magkakapatid din naman sila. Correct, ha? Oo. Parang si Kami yan ng Clarence, ha? Kami. Oo, so, bakit? Kams. Wala, kanina pa kasi nanonood. Si Camilo ka? Ha? Kanina ka pa dyan, ha? Alam ko yan ginagawa mo. Alam ko yan. Nakikomment ko. Good evening sa inyong lahat, ha? Good sa evening. Mga nakafollow sa ano. Ay nga pala, just wanted to greet my tita Noreen Sarmiento. Happy birthday from Hershey and Hershey. Oy, binabati nga pala ni Attorney Brian Pilazar. Nakikinig siya. Oo nga, si Attorney. Attorney Brian Pilazar. Maligayang pakikinig sa'yo. Si Richard Wu. Shout out kay Eileen Mojica. Ayan, ang BDO Sullivan Branch. Ang ganda mo kay Vince Aren Season and Vrice Iken Mojica. Sabi ni Richard Wu. Ayan. Kasama ko to sa hanap buhay kayo, Chico. At binabati ko si Sheena. Oo, ha? Na nakikinig yata kanina. Kanina na, hindi ko lang kung nakauwi na sila. Hinatid sila ni Kuya Fern. Ay talaga? At hello din kay Dennis Francisco. Si Dennis Francisco? Ang ating malapit na kaibigan. Oo nga. Nakaantabay ngayon, may alak na naman ako para kay Chico listening na with Tyrone Rufo. Papunta kami ng Cagayan de Oro tomorrow. Ayan. Then Butuan for Cali Liga. Maganda sana kung makausap ko na. Ah talaga? Wow, nice. Ibigay ko ang lahat. Uy, gusto ko panuorin. Ano yan? Yung Unforgettable. Ano ka ba? Premiere natin? Anong gusto mo? Required pumunta lahat, uy. Required. Premiere night natin. Oh, no. Okay SSM lang, naka-obi ka naman the following day. Cinema One. Panonood natin kasi kwento ng aso eh. Oh, kaya nga gusto ko yun. Tsaka ang cute ni Happy. Oo. Ay, Brian, kambatiin yung anim kong aso, ha? Si Happy. Na bagong ligo sila kahapon. Ay, congratulations. Oo. Sa amin, syempre, ang aso kong si Kobe na, in fairness, ang mabisa yung pinatake ko na yung para anti-garapata, ha? Para magti-3 months na yata siyang walang garapata. Ang galing. Ah, talaga? Kasi dati patak-patak. Iyon, oral din. So, wow. Sinaksak ko sa lalamunan. Ano yata? Papakla yung dugo nila eh.
Parang okay. Ganun, mag-iiba yung lasa. Wala, pero dugo. Ang galing, di talaga siya nagkakagarapa. Oh. Eh, wala nang lupa sa amin, puro simento na. Oh. So, mas ako yung garapata ng mga aso ko, tinutukan kong baril eh. Okay, tinakot ko, naglayas. Kung hindi ba naman talaga. Oh. Ikaw ba naman tutukan eh? Water gun lang, brad. Hindi naman totoong baril. Masakit pa rin yun. Wala naman akong baril. Psst, ganun lang. Ako wala akong baril kay Chico. Hindi ako fan ng baril. Ako parang ayoko din magkaroon kasi... Atay ko pulis ha. Pero mahirap eh. Hindi ko yata kaya eh. Kot ako sa kanya. Tsaka ako personally ayoko din talaga din. Parang wala lang. Mahirap maputokan no? Oo. Mahirap din makaputok eh pag... Oo. Basta delikado. Anyways, ito ko yan Chico. Kasabi mo si Joff. Nahanap ka. Si Joff? Tumawag to eh. Si Joff taga Rizal to eh. Hello? Hello, good evening po, Papa Jackson. Papa. Oy, magandang gabi sa iyo, Joff. Yes, magandang gabi sa inyo. Saan ka sa Rizal? Dito po, sa Inca capital of the Philippines, China, Rizal. Ano yan? Anong capital? Bibingka capital of the Philippines. Bibingka? Yes. Talaga ba? Totoo ba yan? Oh. So ibig sabihin na andyan dapat ang pinakamasasarap na bibingka kung ganyan ang... Hindi lang pinakamasarap. Nandyan yung pinakamaraming variant kayo ng bibingka. Oo. Oh. Yes. Oh, ayun pala, halika meron dyan na. Pandan, yung plain. Yes, parang joke eh. May ube. Diba may halong tsahin yung isa, may tsuhin yung isa. Ang dami. Baka naman, Joff. Baka naman, di ba? Baka naman makadala ka. Uy, pa pwede. Tarin natin ha. Yung service ng ano, Grab Food o kaya Lala Food. Kung mga magkakilala. Eh, ang layo. Diba? Eh, subukan ka natin. Hindi kami endorser ha. Pendali ka nga rito. Itatry, no? Hindi ganun. Kasi, depende kung yung establishment o kung yung restaurant e partner nung ano. Tignan natin kung gaano kagaling si Penda ha. Magbubook ka ngayon ng ano ha, ng Grab Food. Bibingka mula. Saan ba, ano, Joff? Kainta Rizal, ha? Di ba, abonuhan ng driver tapos pabayaran natin, di ba? Unless may load ka na doon sa app, pwede yun, yun yung gagamitin. Hindi ko alam yan, eh. Alam mo, titong-tito ako, pinapasuyo ko lahat, eh. Ako, sa pagkatingin sa mga ganyan, medyo millennial pa ako ng bahagya dyan. Teka sa partner. Lang. Medyo... Kasi, ano, hindi ako fan nung... Hindi ako, sana nga, gusto kong ipanawagan na sa mga ganyan, mag-Grab Food, no, Food Panda. Tanggalin niyo yung COD. Tanggalin niyo yung cash on delivery. Bakit? Kasi maraming kawawang mga driver ang naluloko dyan. Ah. O-order, tapos biglang ika-cancel, hindi. So, sila, kailangan nilang ibenta yung pagkain. Sa iba kasi kaya Chico, binabayaran nung ano, company. Nung ano, eh. Pero binablock na lang. No? So, dapat hindi. Dapat hindi ka makakabiling at wala kang pambiling tunay. Ayan. Galit na galit ako. Oh, minsan ako nag-deliver eh. Wala, yeah. Hindi ako sinipot. Teka lang, Penda, ang gusto kong bibingka galing ngayon ng Rizal. Oo, yung katabi ng bahay nila, Joff. Joff, anong area sa Rizal ang may bibingka ngayong oras na to? Anong street? Dito rin sa may Painta proper town. So, aalamin natin ngayon kung sino ang kakayanin to. Lala Food, Food Panda, o Grab Food. Tingnan nga natin, pa-contest nga natin to. Eh, magkakaalaman. Hindi naman kami endorser ng kahit alin dito eh. Biglang nag-deliver Transportify. May kasamang sofa. Kasama yung nagbebenta. Ayan ha. Grab Food, Lala Food, or Food Panda. High-tech ng malalaman. O, sige na, Penda, ha? Sabihin mo sa amin kung kanino ka may na-access, ha? Kasi ang pagkakaintindi ko ng Grab Food, Lala Food, tsaka Food Panda, pag meron kang Crenave, pwede nilang bilhin for you. Ako ang understanding ko dyan, meron lang kung sino lang yung establishments na parang nag-connected sa kanila ganyan. Ah. Yun lang yung magiging available doon. At least ngayong gabi. Pero may tama ka, may nakita din ako na kinabunuhan parang eh. Pabili. Something ganyan eh. Sige, pabili mo. Service, keme, hindi ko alam basta. Anyway. Sabi dito ni ano, DK Dennis Tuaso, no? Mang Doming bibingka po, napakasarap. Oh? Alam mo ba ito, ano, Joff? Alam mo, naghahanap ako ng bibingka itong mga nakaraang araw. Mang Domi? Marami dito. Basta marami dito sa Kainta Rizal. Pwede Chico, kasi ako, ang go-to ko, ano, Joff, kapag bibingka, at hindi season, aristocrat.
Kasi all year round, meron silang bibingka, Brad. Ang social lang go-to mo, ha? Hindi, wala ka naman bibili. Ano ba, halimbawa, February. Ako yung go-to ko lang dun lang sa may kanto, eh, di ba? Pabiling go-to. Go-to yun. Go-to yun. Ay, sorry. Hindi kasi, halimbawa, February, March, wala namang bibingka sa simbahan, eh. Wala. Di ba? Doon sa aristocrat, meron. Pero tsaka pag... sa ano, Brad, sa... Pero kasi pagka bare months na, halimbawa ngayon, di ba, nagsimula yung bare months, sa sa lugar namin, kanya-kanyang tayuan na ng mga, yung usual na stall, di ba? Eh, gusto ko yung mga kahalma, o ganyan, sabi ni Jeff, eh, bibingka capital daw. Di syempre, pang malupitan dyan. Oo. Oh. So, kaya yung gusto kong matry. Ooh. It's so... Ayan. Ay, hello ulit, batiin ko lang, ha? Aileen Mojica video sa Leven Branch. Ang ganda mo, sabi ni Richard Yu. Kailangan lang ulitin to, ha? Okay. Vince Aren season and Bryce Aiken Mojica. Ayan. Baka daw buntis ako, sabi ni Vanessa. Hoy, Vanessa. Malalaman natin. Anyway, Jeff. Sarap nga. Yes. Salamat sa pagtawag. Okay na kami. At least nalaman namin. Yung bibigyan lang yung... Ano ka ba magkikwento si Jeff, eh? Si Kuya Jeff, na 26 years old. Kumusta ka naman, Kuya, anong kwento ng buhay? Actually, ito kasi, meron kasi akong, actually, close friends ko na rin siya, na nagkaroon rin ako ng feeling sa kanya. So, nagkakilala kami since my 4 years old, si 15, nagkakilala kami sa isang taping ng game show. So, kami nagkakilala, yun na, close friends ko. Pero una, crush ko pa lang siya. Game show? Yes. Taping ng game show? Social, ah. Talaga. Anong ginagawa dun sa game show? Paano yung laro? Ano bang game show? Actually, ng host nun si... Judy Ann! Pwede pa bang bitin? O ano? Game show ba si Judy Ann? Di ba yung dati yung mga bata? Ano ba, kids? Si Bossing. Oo, ano? Diba? Bali, Bossing. Ano yun? Basta yun. Ano ngayon kay Judy Ann? Bet on your baby. Di ba? Oo, ano ka ba? Bet on your baby. Tama. Ano nga yung, ano yung sa inyo, ano, Jeff? Be the kids. Si Kuya. Hindi, yung quiz show, bali quiz show sa ni Bossing. Ano na? Yung show ni Bossing. Bossing. Jeff, ayusin mo kayo yung bibig mo muna. Hindi ka naman hindi. Yung signal kasi. Actually, yung signal. Game show na yun, actually, yung game show na yun is quiz show na hosted by Bossing. Si Bossing. Si Bossing. Ano, Itbulaga ito? Di naman sa Itbulaga. Bali sa kabilang network. Pero na nasa Reliance Corner Sheridan. Oo, Channel TV5. Oo. So, yun. Kami nagkakilala. Ano yan? Who wants to be a millionaire? Yun. Uy, alam mo, parang gusto kong sumali sa doon. Di ba parang, wala lang. Parang challenging kasi. Parang nakakakaba, di ba? Who wants to... Wala, ikaw lang eh. Wala kang katulong. Wala. You're against yourself. Correct. At saka, meron kang yung lifeline, no? Pero, fairness doon, ah. Nakakakaba kaya yun? Tapos chekehan na, no? Tapos pupunitin, no? Hindi ka sure sa... Ano mo? Okay, wala lang. Naglaro ka doon, Jeff? Actually, hindi rin pinala doon. Naging audience ng ako. Oo nga, may ano pala yun, may elimination round. Okay, so nagkakilala kayo doon? Doon kami nagkakilala hanggang sa, yun nga, natipuhan ko nga, natipuhan ko na sa hanggang sa... Una, umamin rin ako naman sa crush ko siya. Then, okay lang naman. Naging friend ka lang. Parang ganun din, friend. So, teka, Jeff, ano bang gamit mong pantawag sa amin? Rice cooker? Actually, mouthpiece yung phone. Ha? Saka wireless sa landline. Kaya medyo... Sorry po kung medyo choppy. Hindi medyo choppy, Brad. Sobrang gulo ng line eh. Oo, para kang tunog Morse code. Every six syllable, nawawala ka. Ah, ganun ba? Para kami fill in the blanks. Nakaka-orot. Parang game show. Sumasakit yung ulo ko eh. Parang game show ito, ano. Hindi, nasa labas rin kasi ako eh, kaya kawi pa lang din ako. Pero ito nga, yun nga, kita naging close friend ko na rin siya, and then, yung minsan din na nayaya ko rin siya na lumabas or mag-date, yun nga, tumatanggi din siya. So never kayo lumabas? Pero
nagkabanding man lang kami sa mga pag kami napupuntaan kaming mga event, mga games. Nagkataon lang kayo nandun? Actually, ini-invite ko rin siya. Pero pag mga ganyan, invite niya siya ng mga games or mga event. Pero hindi siya lumabas voluntarily lang kayo lang dalawa. Yung talagang walang ibang gig, yung lalabas lang kayo para mag-usap, never siya sumama. Actually, may pag sumasama ka siya, kapag may kasama rin ako or may na-invite rin ako sa iba. Para mag-date o para magtrabaho? Yung pag-a-mail for interview sa mga ibang event. Okay, ulit. Ano? From the top tayo. May caller tayo si Joe. Hindi ko kaya. Joe! Yes? Okay. Ang tinatanong ko, meron naman magkakataon na sumama siya sa'yo nang walang halong trabaho para mag-date lang kasi ini-invite mo siya eh. May never ba o may pagkakataon na? May pagkakataon rin na in-invite ko siya na mag-date pero tumatanggi siya. Ang tinatanong ko yung lumabas, sumama? Pagka may mga gig ka lang na in-invite ko siya. Yun nga ang punto ko, meron naman pagkakataon na walang kinalaman sa trabaho na date lang at sumama siya? Okay, may caller tayo si Joe. Hindi ko kaya! Puret ako! Hindi ba ito rin kami sa na, yun nga, related sa o kaya Job! Yung tanong ko, sagutin mo, wag mo iligaw. Yes. Tinatanong kita kung lumabas na ba kayo para mag-date nang walang kinalaman yung trabaho. Yung sumama lang, may pagkakataon. Actually, wala pa talaga. Oh, yun ang sagot, wala. Is that your final answer? Pupunitin ko rin check eh. Kasi kung hindi, from the start ulit tayo nito. Okay. May... Napusa! Hindi ko na kaya. Ayoko na. O, tapos? Tapos, ito. Medyo close time sa harapan. Pero... Kare. Ano? Okay. We have a caller. Jeff, wala ka talaga signal, Brad. We have a caller, si Jeff. Tara talaga. Kasi nitong September 19 na matay kasi yung mother niya, siyempre pupunta rin ako sa... Salamat. Uy, condolence. Ang ikiramay. September 19! Mm-hmm. Okay. Ayun, dito nakilala yung nanukusan yung ate niya, kayo niya, tiyain niya, at saka mga pinsan niya. Okay. Ayun, ito ang pinaka-problem ko kasi ngayon. So nitong ililiping na ko yung nanay niya nung September 25. Biglang napasabi ko ngayon sa ate niya, nakatapad yung bayo niya, and then yung pinsan niya na na ano yung? Batigaw. Ano yung sinabi mo? Sinabi ko na sayang, hindi na ako nakapagpaalam sa kanya sa kung pwede pa akong manligaw. Punta, doon sa nanay? Doon sa na-deads? Yung namatay. Oh, na hindi ngayon, na. Ngayon, sabi naman sa akin mo ang ate niya na una-una, yun nga, na hindi daw papayag na yung nanay na magkaroon daw ng, or mag-asawa nga yung close friends ko, at saka kung matatong yung close friends ko daw ang tatanungin, hindi daw siya mag-boyfriend kahit wala na nga yung family. Sige, anong tanong mo? May so ngayon, na-realize ko na kung bakit kaya pala minsan pag in-invite ko siya ng date or sinasal ko siya, di siya nagre-reply. Yes. Ano, pero pag ibang event ang in-invite ko siya, hindi siya sumasama, basta may kasama. So ngayon, na-realize ko siya na kaya pala siya hindi sumasama. Ngayon, itong... Anong na-realize mo muna? Na hindi siya sumasama. Yung, hindi ka ba nakikinig? Na-realize ko na kaya pala sa medyo disipasal sa mga relationship na yun nga, ipalapayag yung nanay ka saka parang di rin sa interesado. Hindi, huwag mo lukohin sarili mo. Hindi ka niya type. Hayaan mo siya magsabi nun.
Sorry, inuunahan mo siya. Hindi ko na lang kung ganun talaga. Pero ngayon, ito ang pinaka-captain, no? Kasi itong bayo niya kasi, biglang parang wala sa lugar na nagsisigaw sa tiyain nung close friends ko na, oy, si ano manliligo, oh. Doon sa, doon nga, sa close friends ko nga. Ngayon, eh, siyempre, pati rin yung tiyain, eh, di rin papayad na, ano naman, may manligo na iba din sa close friends. So ngayon, napagalitan tuloy ako. So ngayon, nagawing mukhang nakakahiya ako nung liging na sana nung nanay niya. Ayun, parang naging pang nakakahiya ngayon ako sa... Wait lang, pare ko. Joff? Yes. Pare ko, lamay kasi yun. Ba't kasi hindi intindi mo yung... May ligawan sa lamay? Di ba? Hindi ka ba nahiya? Kahit ako, mababuisit ako sa'yo eh. Pumunta ka sa'yo para makipaglami. Iba yung motibo mo? Hindi para makiramay ka, kundi para manligaw? Mali ka doon, Brad. Eh, yun nga rin ang ano. Hindi ka pumunta ng McDo para humanap ng Jollibee. Ganun lang yun. Di ba? Ilulugar mo yung sarili mo. Hindi rin siguro pagkakamali ko. Kasi parang parang na-prostrate kasi ako nung time na yun. Kasi may mga friends din kasi siya na lalaki na parang sobrang close niya. Baka mamaya eh. Yun nga, na baka mamaya malaman ko kayo. Parang napaka-sakit din nun. Nagiselos ka, hindi na makamag-jowa. Parang na-prostrate lang ako na nasabi ko sa kanya, sa akin niya yung ganung bagay na yun. Na parang wala sa, parang yun nga, wala, sabi na natin wala sa lugar. So parang yun ang statement ko nung time na yun. Yan, alam mo, pagka isang tao, alam mo na, sabi na natin nagiging putang. Ano gano'n na, Joff? Hindi ko sa hindi na kadi kasi namin hindi na kayo chiko. Ano pare kang problema dito? Nagpunta ka sa lamay, hindi para makilamay, para 'di ba? Tapos mo sinabi yung panliligaw mo na oh. May pupunahin lang. Tigil-tigilan mo kakasabi ng close friend. Hindi kayo close. Hindi ayo. Hindi to. Ayoko lang kasi na ano, pangit lang kasi kayo chiko yung may illusion eh. Sa bagay. Di ba? You make yourself believe. Hindi kayo close, Brad. Yeah, that will become your problem. Ano tawag nito? May yan yung boost! Tabi! Ano yun? Nakakatakot may trap? Problema yan, pare ko, because make-believe yan eh. Huwag mong hayaan na make-believe ka. Oo nga. Eh, ba't pa kasi? Hindi mo ba ano? Sorry na ha, pero hindi mo ba napapansin yun na ayaw naman talaga sa'yo kasi? Yun na nga din natin alam sa kanya. Sa bagay kasi, kumbaga, napapansin mo yan pero iba yung pinaniniwalaan mo. O gusto mo kasi na ano eh, natatansya mo, baka hindi ako gusto nito pero bilang, sige, baka kaya pa. Baka kayang kulitin, di ba? Isisiksik ko yung sarili ko. Ganyan rin dahil lang, but siguro ako na-implak nung time na yun. Kasi na-implak rin niya ako sa... Oh, alam mo, ang hirap kasi sa ganyan, no. Halimbawa sa mga atin-ating mga girls, no. Means yung iba nakukuha sa ganyan, pero hindi kasi lahat, eh, no. Mas madalas yung, 'di ba, ako kulitan na nga sa iyo, ganyan, ayaw na nga, lalo pa ako. Halimbawa kung sinabi talaga, 'di ba, diretsa. Tapos sige ka pa rin, no. Consistent ka pa rin sa ganyan. Alam mo yung imbis na okay naman talaga siya sana, no. Minsan magagalit na lang, mabubuisit na lang sa iyo, no. So ending na nagkaroon ka pa ng ano, ng kagalit mo or nakakuha ka ng may galit sa'yo kasi makulit ka eh. So, tsaka ano yan, lamay kasi talaga. Disrespectful kasi yun. In fairness talaga, iba kasi lamay tapos may touch ng ligaw-ligaw, no? Eh, nagsimula yun, di ba? Dahil dun sa napasabi ka ng ganun, di ba? Ano ba yan? Hindi man lang ako nagkaroon ng chance makapagpaalam dun kay tita na mayapa. Ito ba yung malupit, Kier Chico? First time mamamit yung family. Tapos ganun, di ba? Parang, di ba? Hindi ka naman nila kilala. They never knew you existed. Oo. Kumbaga, siguro hindi mo naman intention talaga, Joff, yung magpaka-off. Kasi ang off nung sinabi mo, no? Pero siguro, you're just trying to be, ano ba, somehow cool, no? Pero hindi siya umipek. So, nainis sila. So, at least, wala. Eh, aminado ka naman. Pero at least, may lalaki ka pala na kayang, alam mo yun, may lakas ng loob na manligaw. Ang lakas nga talaga ng loob. Manligaw ka ba sa lamay? Di ba para kang nag-disco sa living, eh, no? Wala sa lugar. Actually, wala pa kasi talaga akong idea kung paano manligaw. Dahil yun nga. Masagot man sa, magiging first target din ko. Pa. At least, alam mo na ang panliligaw ay hindi sa lamay. Oh, sungka ginagawa doon, niligaw, ha? Yun lang siguro. Yun lang siguro ang...
Sungka okay doon. Hindi lamay, ha? Ah, hindi ligaw. Sungka. Siguro pagkakamali ko, eh. Oo. Alam mo, pare ko, yung having a good intention towards a lady, it's not a problem. Di ba? Pero ilulugar natin, di ba? Okay. So, so ngayon, okay. Let's vote. It's a no. Huwag mo lang butuhan. Nabutuhan na nga ay, siya doon, eh. Hindi, kung nga, nai naman, nai atanong ako kung ano ko. Kaya ko pa ba mabawi sa content ko? Kasi ang ano ko niya, nagbutuhan na kami. Kami lang ang ating, okay, isa pa. Ano yan? Sige, may caller tayo. Nasabi ko lang yung time na yun, matakarap lang kami sa ating niya, ang bayaw niya, sa kanyang patient niya. Oo. Oh. Pero yung ating nga, magkakakilala na rin kami matagal na rin. Mga, sabihin na natin mga 1 year. 1 week? One year. One year. Actually, magkakilala na rin kami nung nanay niya, nung time na, yung nanay, pakilala. Okay. Job. Oo. Yes. Oo, medyo ano, ano, medyo, ang sama talaga ng ano? Ang sama talaga ng dating ng signal, no? Parang ugali ng ex ng pinsan ko. Ang sama. Nako. Oo, ha. Ganito na lang gawin natin, ha. Ito, Kuya Chico, medyo brutal ito magiging payo ko, ha. Sige, sige. Pero pare ko, ganito na lang gawin natin. I think this family is being nice to you, no? Para para maramdam mo pa na close ka sa kanila. But, you know, you have to start leaving her alone. Leave her alone. Kasi di ka na gusto. Kasi alam mo, pare ko, hindi rin maganda sa kahit hindi lang sa babae kahit sa ano, there's somebody na maaligid sa'yo na you don't like yung company ng taong to, and yet this person you've been trying to be nice sa kanya, and yet the person hindi niya maintindihan ang ayaw mo. Baka dumating pa yung punto, pare, kung maging rude sa'yo yan. Oh, lalo ka pang mawasak, no? So ngayon pala lumayo ka na, ayaw niya sa'yo, Brad. Ikaw na nagkwento, pag iyayain mo siya para rumakit darating. Pero pag kayong dalawa lang ayaw niya, ibig sabihin, ngayon pa lamang sa utak niya, nakalagay na na, kumbaga, hindi niya gusto na makadate ka. Oo. Well, kwento rin kasi ng ating eh, medyo boyish din ang dating. Ano na? Medyo boyish daw ang dating mong close. Hindi, wala kang pakialam kung boyish, kahit nga girlish yun, wala kang pakialam, kahit nga animalistic yung dating, wala kang pakialam niya sa'yo, period. Kasi we have to call a spade a spade. Yun talaga siya eh. Ayaw talaga sa'yo eh. Siguro. Ano siguro? Sigurado ako dun. Sigurado talaga. Oh, pero naka-order na kami bingka. Oh? May darating. Penda! Oh, we. Manggagaling talaga ng... Palakpakan natin anong app. Rizal? Anong app yan? 180 is anong app? Grab? Okay, congratulations. Grab food, congratulations. Yes. In fairness, ha? Sana dadating yan ngayon. Sana mangyari this week. Oo, para matupad ang pangarap ko, promise. Ayan, Kuya Chico, tinupad ko gusto. Minsan lang kita makasama dito, kaya mabubusugin ka. So happy. Ayan. Sige. Bibingka kasi. Bibingka. Joff? Yes. Sige lang, tuloy lang ang buhay. Ligaw pa ng... Oo, diba? Totoo yan. Pero kumakain ka bang bibingka? Asimpe naman. Diba? Mm. Bibingka, init sa ibabaw, init sa ilalim. Yeah. Diba? 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 Totoo yan. Diba? Ganyan niluluto ang bibingka. May init baga sa ibabaw, sa ilalim. Baga diba? Sa ilalim. Diba? Oo. Bibingka. Diba? Puto bumbong. Diba? Isang mahabang malagkit. Ang sarap tignan yung pag ginagawa, no? Na-amaze ako. Pag tinutulak na palabas, tinataktak na, no? Ayun na, palabas ayan na yun. Na, lalabas na. Gaganong ka, oh. Tapos, di ba yung kahoy, hinihipan pa nga yun, eh. O, di ba? Kaya pala... Saan ba niya hinihipan? Kaya pala madulas yung ano. Yung... Talaga ba? Ewan ko. Nakakita ka na ba nung ano, yung puto kalasyaw? Oo, yung maliit. Paborito ko yan. Paborito ko yun. Gusto ko yun. Dati, nagtataka ako, bakit lahat ng supot niya palubo? O, oh, inihipan. Inihipan. Nung pala, hindi. Pag tinali mo siya ng hindi, hindi inihipan niya. Saan nagagaling yung hangin? Ano ka ba? O, pero pagka ginanon mo. Oo. Hindi kasi, lalobo yun. Malapit sa bossing natin yun, kalasyaw eh. Oo. Kay Sir Jay. Doon sa kanila. Bakit yung malapit sa amin, yun talaga hinipan, nakita ko. Ate, pabili nga.
Tapos diba? Alam mo ba, may balita ko sa'yo. May caller tayo. Geoff! Yes? Ayun na nga. Oh. Yun na nga yung sinasabi ko. Oh, welcome to the show, Geoff. Taga Rizal ito si Geoff. Oo. Okay. Anong problema ni Geoff? Hindi, alam na ni Geoff na marami pa dyan, di ba? Matandang kasabihan yun eh. There are so many fish in the ocean. Diba? But you are not a fish. Yeah. You're not a fish. So why bother? Hindi ko kaya. Oh my God. So why bother? No. 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 Anong yun? Nababusin. Si Geoff. Ano bang, Geoff, may talent ka ba? Actually, talent ko lang eh. Magmahal eh? Ay, kumanta, pero kung lang naman. Ay, hindi pwede. Dapat maririnig namin. Yung madali lang na kanta, Bohemian Rhapsody. Yan. Rap? Ano klaseng rap? Bohemian Rhapsody, hindi rap. Rhapsody, Brad. Alam mo ba yung Bohemian Rhapsody? Rap, parang... Mama! Brad, Bohemian Rhapsody, hindi rap. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Alam mo ba yon? Yes. Okay. Sige nga, sige. Game. Kanta ni Queen. Sige. Kasi hindi ko kabisado talaga yan. Di wag na yun. Iba na lang. Iba na lang. Ano na lang. Oh. Alam mo yung Pink Palaka. Sa silong ni Kaka. May taong nakadapa. Kaya pala nakadapa. Naninilip ng palaka. Di mo alam. Palakang may buhok. Ano lang gusto niya na? Ano na lang kaya mo? Dali na. Pamalasan mo naman kami ng ano, swerte. Ano yung mga padalas mong kinakanta pag nasa CR ka? Actually, rock format sa punk. Para? Rock format. Kanta na nga... Simula sa pinaka... Kanta na nga Paramore. Yun lang ang... Nang? Ay, Pocahontas. Paramore. Paramore! Maganda yan, ha? Okay, para... Sige na, kanta ka Paramore. Yan, sige, okay. Game. 3, 2, 1, go. If you see she just another stranger. Wag mo tawanan yung sarili mo. Kailangan mag-focus ka rin. Kailangan mo kaming tumawa. Iwan mo sa akin yan. Ay, sige. Take two. Okay. 5, 4, 3, 2. I should be over all the butterflies. I'm into you. I'm into you. And baby, it's been out of worst night. I'm into you. I'm into you. And wonder how we got this far. Cause I really need to want to. Okay, Geoff! Yes! Yung kanta naman, yung kanta! Yung kanta! Iba naman, ano yung kanta! Ano ba yung rap? Ay, rap ba yun? Hindi ko alam, yun na ba yung kanta? Kanta na yun. Galingan mo, para more! Kasi pag hindi mo gila, magiging no more. Kaya nga eh. Okay. Ano pa, dali. Start to get when you let your heart in. Whoa, 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 whoa. Ah, tapos na ba? Yun na yun? Yung alam naman namin, yung mga balad-balad naman. Yan, yung mga ganyan. Yung mga pang-love song, yung pang-matindihan, ganyan. Oo. Yung pag nasa banyo ka, ganyan. Yung ano, halimbawa, soundtrack na Mercury Drag, yung marinig mo, pag doon ka na mamili ng ano. Kung meron na soundtrack na Mercury Drag, try nyo mamili doon. May minabibili ako doon lumpia. Oh, talaga? Oo. Sa Mercury Drag? Hindi mo ka nakakain. Ah, meron ano. Sa mga iba dyan, sa mga meat eaters. Ah. Mura lang. Frozen? Oo, okay. Pero hindi lahat ng Mercury meron. Yung Mercury na may grocery, tapos meron doon maliit na. Tapos yun. Ang mura lang, promise. Tsaka, sharp. Basta alam ko, sasabihin nila, basta may boiled egg. Oo nga, meron din. Oo nga. Para pag muli ka ng cup noodles, may itlog ka na rin. Wala na, tuloy si Geoff. Geoff, sige. Balad naman. Yung okay, wala akong gagawang idea sa balad. Tagalog. Wala rin talaga. Love song. Paano? Christmas song. Yan, dali.
Meron? Wala? Eto. Yan. Kung love song ba to. Okay, okay. Someday we'll know with love can move the mountain. Someday we'll know what a sky is blue. Someday we'll know that I was the one for you. Oh, yeah, yeah, yeah. Diba? Okay, tuloy mo. 90 miles. 90 miles outside Chicago. Can't stop driving. Mura ka dun. I don't know why. Hindi ko nakabisa. Oo. Tama na, Brad, oh. May init na ulo namin, eh. Sige. Jop, may problema. Hello, we have a caller. Yes. Jop, okay, palipasakit palang break kasi ako ng sasakyan ni Jerry. Si Jop ng Rizal. Anong talent ni Jop? Ano ba? Madibang sa pagkanta. Kasi pa, yun lang talaga. Ano yung pinakamalapit na rap? May rap ba? Sabi mo kasi rap eh. Parang gusto ko marinig yung rap. Ayan, na no? Talagang... Rap, hindi masyado. Hindi ako masyado nga. Ano, wala akong masyadong idea rin sa rap. Wala kang kaibigan sa rap? Wala akong idea. Ah, na, idea. Yes, takantahin ng rap. Eh sabi mo, rap, di ba? Di ba? Eh ako hindi rin masyado, pero... Gusto ko yung mga... Nakakamiss din kaya minsan yung mga ganyang mga kanta nun. Hindi mo na naririnig masyado sa radyo. Yung mga rap. Wala, wala ka nang... Salbakuta, ayaw mo... Ayan, di ba? Nang mainlap ako siya, kala kong pag-inig mo. Medyo may idea rin ako sa Eminem na kaso na... Mainlap ako siya, kala kong ilong mo ay tunay. Social yung mga may idea siya, mga Eminem, Paramore, no? Oo nga, no? Si Slim Shady, pero anyway, oo nga, sige. O siya. Birthday nga rin pala ni Eminem last ano, October 17 nga pala, matinig na. Huwag kang bumangati rito, dinuduraan. Sorry po. Okay, sige ba, ipasakay na rin kasi ako ng jeep din eh. Okay, sige ba, sakay mo sa akin. Okay, correspondent, okay. Ha? Pero bago ka sumakay ng jeep, Job? Yes. Ilarawan mo namin nga sa studio ngayon kung ano ang kalagayan ng panahon ngayon sa Rizal. Yan, ha? Sagot agad, anong panahon? Umuulan ba? Sa ngayon, ang ating kalagayan ng panahon na wala masyadong kaulapan. Bakit? Asan sila? Dahil hinigop na sila ng angin-angihan. Pag-garoon yung ako. Mahirap pa kasagot. Ha po, bakit? Bakit yun yung tanong? Nasaan daw sila? Nag-choking. Ay, nako ka. O, sige, pasakay ka na ng jeep. Yes. Okay, sige. Wala ka na bang ibang masasabi, Job? Good evening lang sa inyo. Maayong gabi. Sige ha, mag-ingat ka dyan ha. Okay. Oh. Tanda mo ha, Job ha. Parang sira ulo. Ganun ba sa lugar niya? Sa sakayan ng jeep walang babay. Minababaan lang. Gamadali na sa sakay na daw. Baka feeling ko naiwanan na yun. May jeep na dumaan kanina eh. Sabi tas dito, umarurot na eh. Ang talent niya magpatawa, totoo. Si nakakatawa siya eh. Ano diba? Si Kenko isang tao? Oo, oh, nakakatawa, di ba? Talaga manligaw ka sa kalamayan. Comedy nga naman talaga. Hindi ka ba natakot nun? Pupunta ka sa lamayan, sa ate ka pa nagsabi talaga. Di ba, ang joke mo pa, sayang, hindi man lang ako nakapagpaalam manligaw, doon siya namatay, di ba? yung concern ng mga namatay, iba, ikaw yung... Mag-i-stand out ka nga naman talaga, di ba? Ay nako, buti pa si Ramon Jello Donesa, ha? Hmm. Saya-saya ng buhay. Yung babae mamaya na, mga alauna yung medyo yan. Kasama niya yung wife niya. Oy, magandang, hindi ko alam, good morning ba dyan? Good evening, hindi ko alam. Anyways, oy, sa pangkawala, repenta. Kasi maglalabis tayo ng panahon pag ano. Oh. 8721-2429, yan ang ano ha. 8721-2429, yan ha. May nadagdag na. I do follow me on my Twitter and Instagram account. It's PapaJackson1067. PapaJackson1067. On Facebook, it's my real name, John Camperle. And on YouTube, it's Papa Mo. Ako. Ang YouTube channel ko. Ayan. May kanta ba? Gawa mo na nga. Ayan. Sabi ni Doc, ay, Lot-Lot. Doc, sumasali ka sa Lot-Lot, ha? Inakabahan ako dun sa pupuntahan nyo ako. Hindi, Doc, tungkol lang sa napag-usapan natin last time na GC.
Tsaka yung aming sales director si Ms. Tetchy rito, mer- balak niya itong yung leeg niya, palagyan na extra. Extra leeg. Oo. So yun, ha. Si Lot na. Officially Lot na ako. Ako talaga pag hinabol pa, ewan ko na lang. Pag ba naman kasi? Ang hirap na. Nahirapan na yung buhay ko, brady. Ang daming bagay na dapat magtuunan ng pansin. Uy, nag-upload ako, ha. Kahapon nag-upload ako, pinarang ko yung nanay ko, muntik na ako, takul, tsaka siglong, takul na po. May mga nagtatanong sa akin, Chico, bakit daw takot ako sa nanay ko, malumanay naman. Yung mga pangga, hindi kasi kailangan mag-alt na nanay ko. Hindi niya kailangan sumigaw. Nung bata ako, hindi niya kailangan sumigaw, hinahampas lang kami talaga agad. Kaya hanggang lumaki kami, malumanay pa rin siya, di ba? Pero wala na yung hampas, malaki na ako eh. Pag hinampas ako, tinatawa lang ako ngayon. Kumbaga naging way of life na namin. Parang kuya Chico ninyo, pag binibiro nyo sa Aling Elsie, way of life nila. Kumbaga ano yun, ayun na yung way of communicating nila to each other. Ganun lang kami sa nanay ko. Hindi na, yung nanay ko, hindi niya kailangang sumigaw. Alam mo ba kuya Chico, sobrang imposed ng discipline na nanay ko. Sa aming lahat ha, yung pamangkin ko, nakasama ko sa video, nasa lamesa kami ha, sabi ng nanay ko, isang, dalihan mo kumain. Ay, tapos ka na ba? Matulog ka na. Pumikit yung mamangkin ko habang nakaupo sa lamesa. Ganon siya katakot. Ganon siya katakot. Pag sinabi ni nanay ko, matulog ka na, matutulog talaga siya. Kasi ganon yung magdisiplina nanay ko. Oh, eh. Oo, iba. Tsaka iba. Dati naman talaga ganon, di ba? Oo, oh, iba. Naku, Diyos ko. Eh, paluhurin ka ba sa munggo, tapos mamayang gabi, ulam niyo munggo, di alasang tuhod. Oo. Oh, alam mo kung saan ako takot nung ngayon, Chico? Saan? Hindi doon sa pagluhod. Yung makakain ko yung... Siniluhuran mo, kakainin mo mamaya. Eh, naglaro ka sa kung saan-saan, di ba? May mga libag-libag. Hugasa naman daw. Oo, oh, iba talaga. Meron tayong caller, kaya Chico, frequent caller natin daw. Si Daddy Arthur. Si Daddy Arthur? Ano to, mayaman sa US to eh. May sarili tong ano, ambulansya yata, parang ganun. Oh? Oo, ambulance service na lalo. Social. Daddy Arthur! Hello po! Ah, hello, kumusta kayong dalawa? Ay, okay na okay po kami. Diyan po sa ano, Amerika. New York, New York. New York, USA. Oh. Kumusta po ang Amerika? Mabuti naman. Same, same. Malapit po ba kayo sa Bronx? From the Bronx. No, ang apartment ko ay sa Manhattan. Sa Bronx po, malayo kayo sa Bronx? Magkalapit lang yun kasi Bronx is part of ano, isa sa mga boroughs ng New York City. Pag ba nagpunta kami dyan, DJs, pwede makitulog sa bahay nyo? Welcome na welcome. Ayaw na namin mag-rent ng hotel. Ang mahal ng New York eh. Oo nga. Mahal ang hotel. Makikitulog na lang kami. Magbabayad na lang kami per day sa'yo. Hindi na kailangan. Oh, yan ang inaantay ko sabihin. Recorded po ito ha. Pati ano? Pati board and lodging. Ay! Uy! Ibang klase. Teka, mag-exit lang ako, ha? Mag-exit lang ako kasi nasa highway ako, eh. Ay, you're driving? I'm driving towards New York now, galing sa Maryland. Ah, talaga? Remember yung aking maliit na negosyo sa Maryland. So, nanggaling ako doon by Biyernes. How many hours of drive is Maryland to New York? 5 hours drive. May rest in between ng mga 30 minutes. Siguro. Parang ano lang to pala. Parang Baguio, Dagupan, kaya Chico. Pero kasi yung mga roads... Ay, Baguio, Manila, Baguio. Pero mas malawa kasi ang road sa US eh. Kasi sabihin yung 5 hours na yun, malayo. Tuloy-tuloy siya eh, no? It's about 500, almost 500 miles. Miles pa to. Eh kasi ang Baguio nasa 220 plus kilometers lang eh. O, kaya nga, malapit lang. Ba't ko ba alam? 500 miles? Tingnan ko nga kung tama ako, baka gumagawa naman ako ng kwento eh. Sayang ang miles. Ang sinabi ko. It's miles. So, kailan ba kayo balang pumunta rito? Pag nakaipon na po kami ng pambisa. Pambisa, wala pang pang-aeroplano pa, pambisa pa lang. Kaya mo natin eh, hindi ka na makakalimutan pag napunta kami ng Amerika. Oh yeah, magtatampo talaga ako pag hindi niyo ako naalala. Ako ang gusto ko talaga. Basta sagot ko na accommodation niyo, sige. So kung makatumpong talaga dyan, dyan yung uncle ko eh. Pero never mo. Diba? Saan? Saan dito? Sa hindi po eh. Kaya lang nasa ano siya eh. Nasa Washington.
Oh, Washington doon sa ano, sa up north, sa west coast. I actually wala po ako idea pero sa ano eh ang alam ko sa ano sa Renton ba yun? Renton, Washington. Renton, Washington. Para Manhattan, yeah. Pangit na pangalan mo, Tonton, Tonton. Ang social mga tao doon. Tonton. Daddy Arthur, thank you for always tuning in and thank you for calling the show. And thank you last night. Yeah. Kaya Chico, si Daddy Arthur, one of the people who supported yung Cardiac concert. Oh. Yeah. Oh, he sent a budget for tickets. So shall. Actually, hindi ko naman talaga binili ng ticket. Yung binigyan niya, pinambili kong rubber shoes. At least nagamit mo rin naman. May joke lang, hindi ko nahawakan yun ha. I know. Daddy Arthur, maraming salamat ha. Wala na naman. Kung may part ulit, hunos. Salamat po, Daddy. Pag po kami napunta dyan, di dadalaw kami sa inyo. Pero pag kayo naman umuwi ng Pinas, dapat po kayo dumalaw dito. Di, uuwi siya December. Oh. Ah, ito, December. Naalala ko sinabi niya eh. December, uuwi siya. At sinabi ko na, ano. Pero sabi mo, wala kayo. Tutulungan kita na maghanap ng matitirahan mo sa Maynila. I'm gonna drive around for you if I can. That's nice of you. Yeah. Thank you. Yeah, that's like 5-5 per day. Grabe. Joke lang, Daddy. Then joke lang. Hindi naman. No. Nibiro ka lang. $100 a day. Then joke lang, Daddy. Maraming salamat sa pagtawag, ha. Meron ako itatanong sa inyo. Sige po. I don't know if it's an advice or opinion / opinion. Kasi meron akong problema sa aking bunsong anak. Okay po. I don't know if you can call that a problem. Kasi magtatapos siya ngayon sa high school. I'm going to college next year. Mm. Pero yung course na kanyang napupusuan na kunin ay ayaw namin. Ayaw ng asawa ko, ayaw ko, ayaw ng kanyang dalawang kapatid. At tinext niya ako. Hindi niya masabi sa akin in person. Tinext niya ako. At ito yung tinext niya sa akin. Mm. Okay lang ba? Nabasahin ko sa inyo. You're driving. Can you read? No, I park dito sa ano sa rest area. Okay, sige. Go ahead. Interstate 78. Sige po. Sabi niya sa akin, Dad, so for a very long time, I have been going back and forth on what my major is going to be in college. Ever since last year, I've been trying to juggle between nursing, music, architecture, and even medicine. And I've been going into school undecided. But I think that even if I did go to school undecided, I would end up in the same place either way. After the show, itong musical show, there was a lot of people who told me, don't ever stop singing, or it would be a waste if you will not continue singing. And I agree. Majoring in music theater performance was a very hard decision for me to make because I know that it isn't going to be the easiest to find a job, but it's a decision that I'm very firm on now. I know that it's going to be very difficult, but I want to work hard and be able to hone my craft at school to learn and grow so that I can get jobs and I can be successful in the future. Saying this is really scary because I know everyone stands on being any sort of music major. I prayed and prayed about this decision for so many nights, and now I feel like I finally settled down. I just wanted to be honest because trying to say this has been very difficult, and I don't want to be fickle on my major anymore. Right now, I just want to focus on preparing auditions and actually getting into college. Wala pong Tagalog version yan. Alam ko matalino ka. Alam ko na yung sinasabi yung dalawang may po, ganyan. Daddy Arthur! Yes, sir. Kung ikaw pipili, ano dapat ang course niya na gusto mo? Kung ikaw masusunod, ha? Kung ako masusunod, siyempre gusto ko because dito sa Amerika, let's face it, we are people of color. At dito, pag hindi ka yung super extraordinary ang talent mo, especially in the music business,
mahirap pumasok. Nati, sagutin mo yung tanong. Kung ikaw masusunod. Ang tanong... kaya nga, doon ako papunta sa tanong mo. Ang gusto ko, nurse? Kung akong masusunod, is medicine. Okay. Yung nanay, pag siya masusunod po, anong gusto? Ang gusto niya, regardless, wag lang music. Okay. Yung kapatid, ano bang gusto? Ganun din. Anything but music. Okay. Because yung panganay namin is music major graduate sa conservatory sa Brooklyn College Conservatory School of Music. Music graduate siya last year. But now, she cannot find a job but a part-time job. And not related to sa tinapos niyang course. Oh, sige po, kayo na lang mag-enroll, daddy, para... Hindi, ganito man. Daddy, I have to wait. Ang point ko dito, nagigets kita yun. Nag-iintindihan kita. You're a father and you're only scared of what the future may be for your son. Exactly right. Diba, daddy, na normal magulang. Ha? Magulang, it's naturally overprotective. And that's normal. It's actually okay to be overprotective. But then here you are, ano ba tawag, daddy, son or daughter? Daughter. Your daughter mustered her courage to compose a message and poured her heart out sa iyo para masabi sa iyo exactly what she wants. Kaya daddy, there are two reasons, at least ako kaya Chico, there are two reasons why we go to school, economical and passion. Mm-hmm. Diba? And your daughter is choosing wisely to go after her passion. If she fails, at least she fails, daddy, na accountable siya sa failure niya. Because if you push her to go ahead and take medicine or medical courses, she may graduate, but she will fail. Diba? In a sense na hindi niya nagawa kung ano yung nasa puso niya. That's still a failure. Not because you graduated, diba, sa isang kurso, you are not a failure. Diba? Kung hindi mo na mahal ang ginagawa mo, that's a failure. You can be the king of the world and yet be alone at night, and that's a failure. Diba? Your daughter, daddy, she wants, diba? Kasi alam mo, daddy, ganito, ano? Ang problema dito is that we pattern her possible failure or success sa mga tao na kapaligid sa inyo. Mind you, siguro hindi ko alam ang Kuya Chico ang statistics ito, pero 50%, pula ko lang ito, pero at least siguro malapit ako sa katotohanan. 50% ng pinakamayamang tao sa mundo ay nasa entertainment. Ano puhunan nila? Once upon a time, they were crazy enough, diba, to give up people's opinion and pursue their craft and believed themselves. But look at them now. You're saying we are, diba, people of color? Yes. But hello to Nicole, so, diba? Nicole of Pussycat Dolls. Hello to Bruno Mars. Hello, Arnold Schwarzenegger, hindi siya Amerikano. Daddy, diba? Hindi siya Amerikano. Diba? But look at what she achieved. Andun na tayo, daddy. The most remarkable people in the world are people of color. Let's face it. The most remarkable? Yeah. Many of the remarkable people in the world are people of color. Well, I think I beg to disagree dito pagdating dito sa States. Well? It's a different story here dito sa States. Well, wala ako dyan, daddy, para itama ka o mali ka. I will have to take your word for it. But anyway, that's not the point. Well yeah. Ano ko lang dito, nag-concern ako kasi yung anak ko, talagang nung nag-usap kami dalawa at saka yung nanay niya, talagang umiiyak siya. So sabi ko, okay, kung yan ang gusto mo, this is my, nag-compromise ako sa kanya. Okay. Ano ang fallback mo? Just in case. Ano ang fallback mo? Meron ka bang fallback if you will not be successful in that, say, entertainment business or theater or Broadway? Sabi niya, yes, Dad, I have a fallback. And what's your fallback? I'm planning to do a double major. In what? Sabi niya, in business. Sabi ko, go ahead. If that's what you want, go ahead. Okay naman pala, daddy. Okay na. Get the music. Okay. Ang problema ko kasi, yung aking asawa. Ang sabi ng asawa ko sa kanya, I will not finance your school. Ang sagot ng anak ko, okay. Yun ang problema niya. Kasi kami, de-decision kami ng asawa ng pareho ang decision namin. Now that I decided, kasi may, ang anak ko may fallback siya eh. Kung do double major siya, sabi ko, okay, fine, go ahead. And now I'm helping her to find a school.
na mayroong BFA in music performance and a good business school at the same time. So I found one and I applied it myself para matulungan siya. But I can finance my daughter's college as well. Pero yung asawa ko, ayaw namin magkaroon kami ng conflict pagdating doon. Let's settle on one thing. Ultimately, who will decide? Yeah. Ultimately, who will decide? Nag-decide na ako. Nung sinabi sa akin na ako na magdo-double major siya sa business, then I said yes. Ang problema ko yung asawa ko. Alam mo, Daddy, sorry, pero... Daddy, nagkakwento na naman tayo na... No, we can never be a better parent. Diba, sa isa anak mo kasi desisyon mo yan eh, diba? We can never tell you, pero humingi ka ng opinion sa amin ni Kaya Chico, and we will humbly give out our opinion, diba? Ultimately ka, it will be your dynamics, ano? Number one, I don't believe in backup plans unless it's technology, no? Sa buhay, I don't like backup plans. That's my ano, kasi preparing for a backup plan means you have predicted your failure. Kaya kami backup plan kasi naniniwala kang sasabit ka. Okay. Having a backup plan or preparing so much for a backup plan is counterintuitive and counterproductive. Because if you have a craft, if you have a passion, instead of rendering double service to diba, sa dalawang bagay, buhos mo na sa iisa. Mm-hmm. I might as well fail doing the things I love than fail not even trying to do the things I love to begin with. No, to be honest with you, lot-lot ba daw kasi? Apo, lot-lot po, isang matit. To be honest with you, I think gusto lang niya akong ano, gusto niya lang akong masayahan. But I know that doon talaga siya sa musical theater performance. Well, it's... Kasi when I offered at school... It's obvious. Na mayroong music performance na ino-offer at magaling sa business school, sabi niya, Dad, I need a networking. So New York City is the best place for me. I don't want to study in Pennsylvania State University. I want to study in New York City. So sabi ko, okay. Oh, actually, tama naman po yun, tatay, no? Kasi... It's very obvious kung anong gusto ng anak ninyo, no? With kung ano yung with kung paano yung kwento nyo, with the letter or message that you just read, no? Na galing sa kanya. Alam mong sa puso niya, musika talaga ang nananalaytay sa dugo niya. And alam ko na naiintindihan niyo 'yon at gusto niyo siyang suportahan. Now, kasi akala ko naman kanina po, no, iniisip ko na baka mamaya kayo din ayaw nyo, and I was about to ask kung bakit po ba kasi ayaw nyo, and all, dahil ako, no, just to share lang din, eh, lumaki kasi ako, no, graduate ako na full support, no, minsan may tanong sila, eh, kasi as a parent, ba't yan yung gusto mo, hindi ba delikado yan, blah, 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 no, pero they supported me all the way, and tama nga yung I would have to agree with Papa Jackson, no, yung meron kang fallback, no, meron kang, minsan meron kang plan B, no, it's tantamount to ano eh, to thinking na hindi ka magiging successful eh. So parang ang nega naman ng dating. And ako, Tatay Arthur, ako I really believe na gusto mong ano eh, hindi mo gustong humadlang dun sa anak mo eh, no? You want to support her. Yun nga ang problema si Mrs. Pero Mrs. mo yan, Tatay eh. Alam mo kung paano yan pwedeng kilitiin. Yeah. To support your daughter, yeah, yeah. Because ako po, no, since nandito tayo, nag-uusap, and kung ano yung opinion ko, ako, ang sasabihin ko po talaga, no, go ahead po and please support your daughter. Please. Okay. Support thank her you. Sa gusto niyang gawin. Kasi, feeling ko na pa, ang galing nung anak ninyo eh, no. Hindi... Yeah, magaling siya from third grade. Actually, yung kanyang music teacher, nung mag-uusap kami, sabi niya, let her do it. Sabi niya, remember, you live in a community na puro puti. 99% ng tao ay puti. But she was able to break the wall sa mga little sa music. Diba? And sabi niya, just go ahead. She's really good. Sabi niya, musically, she's good. Totoo yan. Tsaka Tatay Arthur, pagdating sa mga ganyan, no, when the praises, no, when the praises ay palapit na ng palapit sa iyo, no, it's getting within your circle, no, yung sa circle of friends, no, sa community,
it only says one thing, na totoong magaling yung anak ninyo, di ba? Na walang halong yabang, walang halong, kasi sila na yung nagsasabi. So you know na ang iyong daughter ay magiging successful sa kanyang craft, no? Hindi naman yan para sabihan ka nung, oy, nakita ko nag-perform yung anak mo, di ba? Sayang kung diba, napakagaling, di ba? So, yun pa lang eh. So, si Mrs., kayang-kaya mo yan, Tatay Arthur, ha? Pero, basta, kung ako lang po talaga, please, ako, makikiusap ako na gawa nyo na po ng ano. Kumbaga, pawirin nyo na si Mrs. kasi, supportahan niyo po. Papawirin ko yun. Kasi, kaya nyo naman eh, di ba? Kasi sayang lang. And, eto naman, actually, tama kayo sa sinasabi kanina po, no, na your daughter just wants to please you, no, na sige, para lang pumayag si Daddy Arthur, magdo-double major ako, di ba? So, at saka, from the very beginning, tinry naman po talaga niya, di ba? Yung sa letter na binasa nyo kanina, di ba? She said, di ba, she's been trying to juggle things, di ba? Kung anong course, ganyan. Yeah. Ibig sabihin, kahit gustong-gusto niya yung music, tinry pa rin niya na, ay, kasi sila Daddy, Mami, ayaw, so I have to try this. Pero hindi talaga. Babalik talaga siya doon sa kung ano yung oo, kung saan siya pinanganak, di ba? Parang ganoon 'yan eh. Mahirap alisin sa atin. Parang kate, di ba? Pag nangati, ang hirap hindi mo kakamutin, kakamutin mo talaga. Bakit nangati? Pero 'yun. Pero ako naniniwala naman ako, Daddy Arthur, you'll support your daughter and please. I'll support her 100%. Kasi nung 1 week after na nag-usap kami, nakita ko yung kanyang mukha na parang malungkot siya lagi for the whole week. So kaya nga, on the second week, kinausap ko siya. Okay, we'll support you 100%. I'll help you find a school. Ayan. So, naging masaya na uli siya. So kagabi, meron silang concert. Sinama ko yung asawa ko sa concert nila kagabi. Oo, yun lang. Yun pa isa na isip ko, baka mamaya kulang lang, baka hindi lang kayo nakakapanood ng concert ng anak ninyo. Kasi, syempre, di ba? No, every musical show niya, naantun ako sa kanyang, kasi member siya ng choral sa buong state ng Pennsylvania. Oh, di ba? Oh, di ba? From school, from district, to school, to region, to state. So talaga, she's really good. At saka, ano yan, tatay, ano, napakalaking bagay niyan para sa kanya. Ako nga, dati may tampo-tampo pa akong, may tampururot pa ako kila Aling Elsie dati. Sa nanay ko po yun. Tsaka kila Mang Jaime kasi lagi namang wala, nasa ibang bansa. Eh, ako din, somehow, nasa dugo din natin yung pag-stage-stage, kahit si Papa Jackson, di ba? Member ng theater groups, ng choral groups. Eh, iba yung feeling kapag may nanonood na tatay mo or nanay mo. At sumusuporta sila sa'yo. Iba talaga yung feeling mo. Ako yung pinakamagaling dun sa... At nabuboost yung moral, nabuboost yung performance and everything. So, ayun. Ayun naman pala eh. So, nakakatuwa lang, ano, Daddy Arthur, na, at least, yan ka, di ba? Sumusuporta ka. Yun lang. Yeah, 100%. Kasi nakita ko sa kanya, nung, especially nung junior year niya, doon sa musical nila, na ang daming lumapit sa kanya, na mga bata, na nagpapapirma sa kanya, sabi ko sa sarili ko, magaling ba talaga ang anak ko? Natutuwa ako. Yung proud mo sa dad. Diba? Pero but of course, you know to yourself na magaling talaga siya, 'di ba? Kasi again, if it's reaching, no, if it's getting within your circle, no, yung mga praises diyan sa anak ninyo, you know she's good. So, yeah. Magiging successful yan, malay mo, no? Malay mo, mababalitaan natin, Daddy Arthur, ano na yan? Siya na yung, ano ba, mga next, ano na, star. Let's dadalhin ko sa locomotion. Ayan. Huwag nyo na pong dalhin sa locomotion, masisira po ang buhay. Dito na lang po sa Hello STG. At saka sa gabi na umaga na. Daddy Arthur. Salamat talaga, nagpapasalamat sa inyo. Thank you. At, ano lang ito, Daddy? Kaparningan lang ito na isang magulang na nagmamahal sa anak. Correct. Totoo. Kasi wala naman talagang ikaw bilang magulang. Oh. Gusto mo talaga maging successful ang anak mo. Correct. Pero sabi niyo nga, na hey, that's his passion. Support it 100%. Tsaka, wala po eh. Ako, hindi ko alam kung pareho kami ni Papa Jackson, pero pagdating dyan sa bagay na yan,
Kasi pareho kami ng, you know, yung pinanggaling passion. You know, hanggang sa kung ano meron kami ngayon, passion pa rin. So, doon kami sa passion. Doon kami sa passion. Okay. Well, at least, nakakatuwa na ang payo nyo ay, or opinion nyo is magkapareho sa aking decision na gagawin. Salamat po! Sana sumikat ang anak mo at tapos sabihin mo, papautograph kami. Correct. Oo nga. Kami so, promise, pag sumikat ang anak ko, pag nakakuha siya ng lead role sa Broadway, iimbitahan ko kayong tatlo. Yan! Daddy, ano po kami? Anim po kami, anim. At pito. Sasakutin ko na yung pumasahin nyo. Salamat po, pito po kami. Thank you. Kailangan silang ng pita. Pumasahin nyo at saka umudensin ako ng bahala. Sige, Daddy. Ha? Maraming salamat. Oh. Okay. Daddy Arthur, thank you for calling the show and we look forward to finally meet you anytime. Yeah. Yeah. Thank you, I'll be there December. Salamat, Daddy Arthur. Mag-ingat ka. We will see you on December, huh? All right. Thank you. Thank you. Take care. Bye-bye. Take care because I care. Because wherever you are, there we are. Sorry. Iba pala yun. Sa ibang istasyon pala yun. Ibang istasyon yun. Hindi ko alam. Take care, take care, wherever you are, there we are. Yun! Di ba may ganun? Hindi ko alam. Hindi masyadong alam yun. Oh. Eh, alam mo, kanya-kanyang kaparningan ng magulang. Magulang kasi praning eh, no? Sometimes naman, pero madaming ganyan talaga, no? We are too scared for our children. Di ba? Alam mo, may kantang You Can Let Go Now, Daddy. You can let go now, Daddy. Kasi pag tinignan mo naman talaga ang istorya, no, pare-pareho lang naman na ang mga magulang, no, kaya sila ganun dahil yung future ang inaalala. Oo. Iba kasi yung iba ang si Daddy Arthur is 57. Iba yung projection mo kapag ganyan na edad mo. Marami ka nang pinagdaan ng buhay sa buhay, kaya marami ka nang ano. Ganyan yung ang mga tanungan sa mga anak mo, yung gusto mo sure na yung sigurado ka na ba diyan? Di ba pag mamaya baka mamaya hindi pa yan ganyan bla 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 bla. So nakukurta yung utak nung sa mga anak, dapat ang sagot niyo may drama. Pag sinanong ka ng daddy mo, tatanungin mo ako niyari, sigurado na. Ay, ikaw ba papasigurado ka na ba diyan? Dad, I'm not sure but it's what I want to do. Eh paano kung hindi ka ano diyan? Ano ba? I don't know, Dad, but it's really what I want to do. Saka, I think I'm born to become the new generation Beatles. Beatles? Bagay, gusto ko rin yung Beatles. Eh, ako, nakaka-relate kasi ako eh. Yung anak ko kasi ay, ewan ko, siguro, kanya-kanyang parenting style eh. Alam mo, maraming nagtaas ng kilay sa parenting style ko. Which, okay lang naman. Ako kasi yung tipo ng parenting style na pag weekend. Kaya nga nung pinasan ng batas yung kaya ko yung no homework during weekends, di ba? Tuwan-tuwa ako kasi matagal ko ng policy sa daughter ko yan. Pag weekends, may assignment ka, tigilan mo yan. It's the time of the week that you are not supposed to be a student. Be my daughter. Dahil may research kami. Babagsak pag hindi natapos. Hindi, hintay sini. Ganun akong tatay. Di ba? Yung anak ko, nalaman ko na sa bilyaran. O, anong ginawa ko? May tako ka ba sa sarili? Bilang kitang tako. Para pag nagbilyar kasama ng classmate mo, hindi ka matalo. Ganun akong tatay. Sarap maging tatay po. Oo, cool akong tatay. Hindi ako, kumbaga hindi ako KJ na tatay. Yung anak ko, barkada ko siya. Mas cool yung ganun, siyempre. Ako mas gusto ko yun. Last 2 weeks ago, di ba? Alas dos na madaling araw, tinawag ko yung daughter ko. Kasi yung kwarto namin, across lang, magkatapat pintuan namin. Sabi ko, nagising ka dyan? Sabi niya, yes, dada. Bihis ka, dali. Saan tayo pupunta? Sa Makati, inom tayo at magbibilyar. Oh, diba? Saan kami ng wine? Kasi, yung anak ko kasi, I'm not saying that you practice, ano ko. Alam ko, sa edad ng anak ko, it's her time sa buhay niya that she will discover many things in her life. And I want her to discover it with me, not with her friends. Kung matututo kang uminom, iinom ka sa harap ko una, hindi sa kaibigan mo, sa harap ko. So I wanna know, kasi babae yung anak ko, I wanna know ano ka pag lasing ka. Oh, so hindi naman siya uminom, nagbilyar lang kami. Okay, good. Audition ko yan eh. So nagbilyar kami, at talo ako. So yun lang. Sana nga lahat ng magulang katulad mo or kagaya nila Aling Elsie na
'Di ba? Sumuporta lang. Meron silang mga tanong, hindi mawawala 'yun eh. Ba, ako na nagsisimula. Ang dami na tanong. Actually, yung tanong nila parang it's short of saying iba na lang, please. Kasi ganoon eh. Oo. Kaso delikado daw, 'di ba? Kasi narinig pa lang yung kurso ko eh, 'di ba? Broadcast journalism. Ayaw kagad. Ayaw nila talaga. Alam kong ayaw nila. Eh, pero alam din nila kasing gusto ko. So wala na lang silang sabi na lang nila, oh, eh, ikaw, ganyan, basta ganyan, mag-ingat, ganyan, ganyan, huwag masyadong ganyan, bla, 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 bla. Pero alam mong hesitant talaga sila eh. Oo, yun, hanggang sa, diba, yun lang naman din. Kasi minsan, pagka yung ganyan mga bata, no, madi-discourage na sila eh, no. Hindi mo na sila matutulungan na, ah, papatunayan ko sa mga magulang ko na tama itong gusto ko, diba? Papatunayan ko sa kanila yan. Pero kung lagi ka na lang kontra, 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 mabuang yung mabuang ba yung anak mo, dai? 'Di ba? Kaya sana lang, no. Sana lang lahat ng parents maging supportive. Kasi wala naman din magagawa kung ano. Ngayon nga tama kasi sinunod nga, no. Sinunod nga, ginto yung kurso, balungkot naman siya. Sinunod nga, na-depressed, 'di ba? O di, hindi rin nakatulong, hindi rin masaya. May caller ako na nakaraan, Chico. Sabi lang niya, she belongs. Babae ito. She belongs to a family of doctor. Ay, mga ganyan, no? And she took up the course. So, doctor siya, Kuya Chico. Mm. Pero after several years of practicing medicine, di ba, she wants to stop. How do I tell my parents? Well, there's no other way but to disappoint them. But you have to. Mm. Tsaka, well, kung ganun man na, at least na-try mo na, di ba? Di ba? At least pinagbigyan mo na sila. No. Pinagbigyan mo na sila and okay na yun. At mayroon akong payo kay Gico sa mga bata, sa mga anak na susuway kayo sa magulang niya. You know, naniniwala ko na in most cases, parents know best. Mm-hmm. Okay. Pero pag if you have to break the rules, be good dun sa gagawin mo. For example, gusto ng magulang mo. Oo, di ba? Di ba na mag-nursing ka, mag-doktor ka, pero gusto mo painting, art, di ba? Gusto mo ng kursong ano, may kinalaman sa art. Make sure that if you're going to break the rule what they impose na kukunin mo, maging magaling ka sa kukunin mo. Kasi kung sabitan mo rin lang yung pili na lang nila sundin mo. Oh, tsaka, di ba, galingan mo kasi. Yun na nga eh, somehow may kailangan kang patunayan na tama yung ano, yung pagsuway na gagawin mo. Well, hindi magiging tama yun kasi pagsuway. Pero at least, no, maging successful ka. Oh. Tsaka ano, no to mediocrity. Ayaw natin ang mediocre. Be the best. Pag sinabi nga ang anak ko sa akin, da, gusto ko na mag-vlogger. Oh, ito ang camera. Ani, kasi naniniwala ko na ano eh. Hindi mo pwedeng i-impose yung pagkatao mo sa pagkatao ng iba. Kahit anak mo yan. Mm-mm. Totoo naman. It's so true. Anyways, anong gagawin natin? Gusto na... Dumating na ba yung ano? Hindi pa? Wala pa? Wala pa yung bibing. Actually, hinihintay ko nga talaga. O oh, sige, mag-ano muna tayo, Chico. Mag-play man tayo ng kantaan. We'll be back, balakubak. Okay. Bukas, ano? Mamaya pala, dalumaga na. Mamaya. Nasa Paddy's Point. Ay, Paddy's Point po eh. Sa Greenwich. Ayan, Robinson's Dasma. Robinson's Place, sa Dasma, Greenwich, Palapala. Sa Greenwich, oo, Palapala. Doon kami ng Kuya Chico. Magpapizza eating contest kami. Papakain namin ang bawat isa sa inyo. Exciting. Teka lang, si Jonas Hagedorn. Kanina pa nanonood to eh. Bumating naman tayo, Chico. Si Jonas Hagedorn ay nakikinig, nanonood. No? At si ano? Si Butchik. Ha? Si Philip Art Floyd Binuya. Hello po sa mga taga... Ano to? Amode ba to? Amode. BBSP at Globe sa Makati at CCF Makati, CCF Main, CCF Alabang, sabi ni Marlon. Ang Carjack soulmate si Camille, Georgie, ano to? Janisa ba to? Basta ko. Hello sa lahat ng hawak kong papel. Alam niyo na kung sino kayo. Thanks. Carl Arian. Katerisa, Jurinea, Gian,
Jaina, Julia, Laika, Joy, Mayan, Rochelle, Jari, Anna, Ali, Jeanette, April, si Mami Jo, si Mami Angeline, Van, Sheng, Mayan, Ann, Kat, Katerisa, Seidel, si Mary Lane, si Ying, si Vilti, si Pangs, Laika, Joy, Arian, Chin, Chin, Chan, si Kay, Abadi po, Mary Ann, Carion, Anika, Denny, Balanay, Thin Joy, Ompanko, Anna Marie, Happy Birthday, Jane, Kathleen, Villarus, sabi ni Ate Baby, hello daw sa Dubai, Evelyn Cruz, Jovi Bonifacio, si Neil Rodriguez from Ate Baby ha, at kay John John Cruz, Happy Birthday, at Alona Silarde, si Leo Perdigones, Jesse Condino, Neil Nilda Lunar, MJ Solitana, Maribet Bagunas, Sally Hendricks, si Annalie Soto, Jasmine si Sokenya. Advance happy birthday daw kay Cora Bagunas. At ito nakaprint ha, Carjack Friendship Club. Si Jeng Bartolo, Cheche Sadia, Melanie Mainit, Chris Replada, Landrace, Reina Sala, Asalsa, Luth Ligodan, Ruthlin, Bukan, Maribeth Bagunas, Terence Jones, Ana Besin, Ann Kyoko, Aiko Nishino, Angeline, Edrosa, Diane Rose, Akupan, Gilbert Lopez, Red Viste, Salome Cabigas, Estela Ulila, Joanne Degala, at ang Carjack Team pa, Pangga daw. Raquel Cariño, Mami Jo, Crystal Rivera, Ate Baby, Tinavier, Melody de Castro, Kay Ann, Ted Garcia, si She, Mercader at si John Carl Dizon. Pag may naulit na pangalan, duduraan ko. Si Ikey Wika. Ha? Si Ikey. O si Ikey nanalo. Oo nga, congratulations Ikey ha. At congrats din ha kay ano, Chico, kay Pia Balbuena, kaya ng bagong MTV niya. Patak na ulan. Ang lala. Ang lala, ang lala. Ang lakas. Power na power. Lakas mga networking. Fairness. At na, kaibigan, na maglalaro sa bukas na magsasuot ng chicord. Chicord na po na. Hello kay Kuya Joseph, Adela, ni Emon, Richard, and then Frank, Ronnie, Joven, Kevin, Dave, Rose, Ron, Emil Garcia, Harlan Cariño, o inang RGL Banawe. Ang magsasuot ng prontong. Maria Luisa Gakad ng Valenzuela na nagbabirthday rin. At sila Raquel Cariño, Ate Garcia, Crystal Rivera. Kayo na naman to, ha? Ha? Carl Dizo, Emily, Pia, Ate Baby, Mami Edith, Shetty, Javier. At pabati po, ang RJ. Nako, nabati na. Okay, lalaktawan natin. Aras Warriors at mga Little Warriors, ha? Magpalaki kayo, babatiin ko kayo balang araw. Joke. Maraming bubuisit sa akin. Myra Lynette, Marjorie, Gladys, Artie ng pangalan mo, ha? Besh. Si Bing, Tel, Jemari, Jo, Mayli, Melani, Tonette, Mafe, Sheena, Andra, Jenny, Jezza, Jason, Karen, Kia, Kesha, John, and Rain. Like to say hi to Lola, Lola Jung, Rams, Deng, Teresa Crystalline, and Jaline. Saying hi to Team R, OTD, OFW, Cheche, Dubai, Angela La Rosa, and Melody Castro, Honey Love, and Dakula, and Annalisa Ditarn, Cars Warriors, and Little Wars Carjack Team, Penga. How do you say that? Penga. All right. Last day to J6 and Madame Taz, Boss Jer Christian, Anyak, and Marvin, and Frank A. How are you people doing tonight? And sending a shout out to the Clarkin family, Mommy Balin. Balin, how do you say it? Mommy there's an H. It's like. What? Yeah, it's like Boy Hotel. Boy Olive, Hotel? Yeah. B-H-E-L-E-N. That's. Valen, right? There's an H. Yeah, I think that's right. Yeah, it's Mami Valen, Mencerado, Carla Joy Castro, Mother Camel, Tim Pinsans, and Tim Titas. Is that Titas or Titas? Titas. Oh! Oh, the Titas!
And I'd like to say hi to Julian, huh? Julian, our officer in the office. Like to say hi to let me just say her name. Julia Victoria Tangkintik, who's here tonight. And I think they're leaving. Yeah, they're leaving on a jet plane. So whatever. Yeah, go. Thanks. Bye. You take care. On the road. Batang Papis says, Akulay, Dr. Patricia Mendoza, Roland Mendoza, Monica Magsalin. Magsalin Mendoza, Team Walang Makain. Wow, really? That's adventurous. Faye Melody, Eliza Ragojas, Roda Linay, Rian and Leanne, Mami Violi from Team PD. Pero dipindi. What? Team PD. What's the name of the team? All right. So we're going to finish everything. Okay, kung ano man naabalahin ko. Oh, look at this! It's the cardiac soldiers once again! Nabati na ko, nabati na lakta mo. Hindi ko alam, Maylene De Chavez. Kaping aking tinitimpla! Jane Abadiano. Lagi na mong lumalamig. Amabel Morta, Alday, Aliazan, Ragojos, Loida Bisnar, Sieni, Sinikanahito, Shelo Wang, Sheila May Wang, magtago na kayo sa Aldiano, Crisal, Guyana May. Siya ay naghihintay. Hilary May, Masagi na iyong bibig. Chef Yaya. Buhok na happy viewing daw to Mrs. Emily Onag. Ingatan ko. Chef Nadelo, Carissa, Hamud. Noong isang si linggo. Sirenlin, Ibrizana. Kini Patat, Agustin, ito. Eliza, Kutsu, Marahil ay pagod lamang. Si Nat Scorpio, Lisa Castillo, Cecilia Ruiz. At di mo napansin. At hindi tinutulan. Huwag kang mag-alala, di ako iyak. Kay Rosie Antonio, Arnie Antonio, Carlo at Jim Chico, si Dorna, ako'y pinulot mong si Tony Tombok, si Sindumi ng Burak, Binigyang pangalan at si DJ Barinuevo itong ating babati anak daw. Shirt Station Team Outlet, ha? Si Melanie ano to? Sa Sul hello girl, it's been a while. Tabutol Dienzel, guess you'd be glad Rochelle, to know Ray, Dodong, Bobo, that Tonton, I've learned Jerry, how to Tausi, laugh and smile. Ano to? Getting over you was so slow. At si Emeline Onag, hello ha. They say all lovers can ano be good. Happy birthday to Jackie Madalio from Queenie and Papa. I never hello kay Jason Madalio and Ryan. I really and see you again. I go crazy. But when I okay, Chico, mag-iimbita lang ako, ha? Go. Oo, kasi kami ni Mamay ay naimbitahan na pumunta at mag-perform sa National Arts and Crafts Fair na gaganapin dyan sa Mega Mall. Kaya Chico, it's the Philippine Artisan Show of Department of Trade and Industry. Oy, so ito po yung nag-umpisa ng 24 hanggang 20. Mag-umpisa pa lang sa 24 hanggang 27. So pumunta kayo sa Mega Trade Hall. Ayan, Mega Trade Halls 3 to 1. Mm-hmm. Ayan, Mega BS and Mega Mall Mandaluyong. Alam niyo mo sa Mega Mall. Oo. So maraming mangyayari dyan. Merong traditional attire show, may mga business talks, merong arts and crafts workshop, merong brush calligraphy, Kemerut Barurut, journaling, meron, tuturo nila yan. Si, bakit ba? Oo. Merong live performances, di ba? At may film show, bakit? Ano ba yun? Kemerut Barurut, bakit? Wala. Expression ko yan eh. May film showing. At ang pinakamalupit na part kaya Chico, kami ay magpe-perform ni Gandang Kara dyan. Oh. Okay, oo. 6 PM on the 27th. Nandiyan kami sa Mega Trade Hall. 6 PM, 27, yan po ay Sunday. Alright? Oh. So salamat po sa pag-imbita sa amin. Bayad na po yung miracle bill namin. Thank you. Si Aliana Magtalas na ikinig daw, ha? Ako naman. Ganyan tawa kay Joff daw. Ako na, ha?
At ang kinis ko. Arjack butter ballers and butter covers. Ano kaya kakantahin mo? Ana May Diada ay Angeline Idrosa. Kung ikaw ba, Lele? Bobby Maravillas, Dayan Rosa Cupan, Carly D. Guzman, Mangilin, Christine, Subalisid, Lea Agang, Irene Aguilac, Sean, Twain, Dikito, Edilith, Asabanda, Joanne, Ela, Ela, Malu, Lucero, kung galingan, Alain Castro, Lam Lam Salvador, Mika Dennis Ching, Patrice Marie, Payoyong, hello sa mga taga-Bansalan, Davao del Sur, especially Patak, Tombok, Porol, Aba, Abrantes, Jimenez, Madrasa Families. At ako maliling isang dukha. Ingat kayo dyan. Ayan yung mga biktima ng Lindol daw, hello po. Happy watching the Tiranya Family, Librizana Family, Albert, Tiranya po. Pauline Umahag, Ryan Matinon. Happy birthday to Hilma Arnosa from Lynn Gonzalez. Yay, tapos na. Baliling. O, yung ganda ng kantang yan, ha? Oo nga, actually. No. Kasabay yan ng mga napakasakit ko, Eddie, magkakapanahon yan. Tsaka yung ano, tsaka kinanta ko, wag di ako iiyak. Kaya nga. Diba? Wag kang mag-alala. May voicing pa nga yun. Di ba? Gabriela kumanda niyan eh. Oh, iiyak. Kasabay niya ng ano, ano. Kabatch, ano eh. Nauna ng konti yung Sierra Madre. Gapata. Tsaka yung Lolo Jose. Nakatuwa yung mga ganyan. Si Lolo Jose. Ang sarap pakinggan kasi Lolo. Ang lalalim ng Tagalog na hindi na nagagamit talaga ngayon. Sa kanta na nga lang siya nagagamit eh. At ngayon niya nawawala na nga din eh, di ba? Oo. Yun sa mga malalalim na salita. Ang sarap lang taga niya pakinggan kahit anong mangyari, no? Kahit na pag-ibig na minsan na aking dinanas sa tulad kong puti. Sabi ko na yun. May kulot na naman eh. Ay, hello nga pala kay Ma'am Nina, ano, Nina Mabel ng DTI. Thank you, Mama, for tapping us. Oh, next time po, ikutin nyo kami dito. Kuya Chico, Shaina, Lindsay, Jimbo, kapatid na Sisa. Thank you very much po. DTI. Ay, Kuya Chico, hindi natin pwede mag-break kasi makakabusan tayo. Tuloy na natin to. Habang wala pa yung bibingka. Penta, nasa na yung bibingka? Talaga, malapit. Posible pala talaga yun. Oo, ano? Oh, posible yan, Brad. Andiyan na? Hindi, minan lang. Wala pa yung bibingka? Saan ang galing yun? 7 minutes? Ayan, oy. Pagdating ng rider dito, Penta, i-interview natin yan, ha? Oo nga, talaga. Oo, ha? Yung rider, ha? Rider ng ano, na, Grab to eh. Oy, hindi kami endorse. Mali, magpa-commercial sa atin yung Grab. Correct, bakit yun? Bakit ba? Eh ako, gumagamit din ako niyan eh. May nakakaipon-ipon ako ng mga points, ganyan. Tapos diba, para pambawas din sa ibabayad ko sa kanila, ganyan. Sabi, PPG, miss mo na ba si Mama eh? Oh, syempre. Huwag kang mag-alala. Ano ba mga kasabay na kanta niyan? Kailan nga ano, asin, di ba? Kailan lang nakikinig sa atin si, ano, si, Lolita Carbon? Si Vice Governor Imelda Papin. Ay, talaga. Oo. At kayo, Chico, Lunes. Speaking of Vice Governor Imelda Papin, nag-commit na siya na yung next mong The Link project, she will provide. Ay, opo, thank you po. Ayan, sa Bicol, no? In advance, nag-commit na siya. Ayan, yehey. Saragay. Ay, maraming salamat po, ha? Oo. Sige po, bibisitahin po namin kayo nila, Kuya Fern. So, alam mo na, Kuya Chico, na pagdating ng next project... Ay, kahit, magandang balita yun, ha? Kahit nakatuwa. December, Kuya Chico, pwede natin gawin kasi nag-commit na siya yung Vice Governor. Hindi. Sige, kausapin ko si Kuya Fern, no? Para ibalita ko sa kanya yan, no? Thank you. Yun. Thank you. Sinabi ko na. At least Bicol, oh, no? Tsaka at least, di ba? Salamat, Vice Gov, anong nakaraan, nagpunta kami dyan. Sinagot mo isang araw ng accommodation namin sa CWC. Ay, oo nga. Oo, di ba? Punta tayo din. Actually, nahuli lang siya ng ano eh, ng 2 minutes eh. Nabayaran na natin nung dumating siya. Sabi niya, oops, ba't kayo nagbayad? Diba, I'm staying here. I will just, camera at barurut. Saan ang pag-iranong kayo? Oo, oh, punta nagbayad. O, di sige, okay na. Ito yung pera. Hindi, sabi niya, I could have accommodated you, sabi niya. Eh, hindi ko po alam na nandito kayo eh. Sana sinabi mo, pwede naman pong ipa-cancel lang. Hindi, actually pina-cancel niya. Ah, kaya lang na-swipe na yung card. Oo, so hindi tinanggap. Oh. Excited na ako dun sa bibingka. Yun yung starring of the night. Alin yung? Bibingka. Oo, 7 minutes. Kumuha ka muna ng caller, ha? Bibingka. Penda Flex kasi...
Huwag kang mag-alala. Di ako iyak. Parang ang sarap na magkaroon ng maraming colors na parang ano, parang Jeff ngayong gabi. Yung komedyante. Oo. Uy, hindi siya komedyante. Dapat may gano'n, no? Tapos mag-joke lang siya na mag-joke. Hindi siya komedyante. Ano ba? Seryoso siyang kumanta. Natawa lang tayo. Ay, oo. Ay, kasi, di ba, rap eh. Iba yung nagpatawa siya. Sabi niya rap. Pero ba't para more? Actually, kumanta siya. Yung para less. Sa ano ba yun yun? Yung mga nagtatanong sa sigara, meron po siyang church mamaya umaga. Kaya, ano? Ano ka ba? Sabi ng tsahin ko, church. Church. Sabagay, tama naman. Parang nanay ko, di ba, burger. Hanggang ngayon, oh, nak, bilam ako ng burger. Saan ma? Sa burger machine. Hanggang ngayon. Sabi na, ano ka ba? Hindi mo pa alam kung saan. Dapat alam mo na. Tsaka yung fresh fries. Dapat. Bagong luto daw kasi kaya fresh. Oo. Sa amin naman, pizza. Oh. Oh, pizza. Yeah. Pizza. Oh. Diba? May bilhin sa watch yun. Watch. Hindi talaga. Ano hindi naman talaga nawawala yun. Yung nanay, hindi mo pwede. Kailangan ng ano niya, di ba, kok. Hindi kok. 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 At gusto niya ng kok, pero Pepsi. Oh. Nakatuwa kaya yung mga... Ay! Call us up at 8721-2429 saying hi and thank you very much to Dr. Clarence of Clarence Anti-Aging Slimming and Dermatology Center to be located at the Mill Holdings Building, Jupiter Street, Makati City, second floor. Atop, whistle stop. Kung haka na, Chico. Shalom mo, ha? Kay Doc Clarence, dali. Hey, Doc Clarence. You know, I just want to say thank you for really taking care of us. Because if not because of you, we're not us. Okay. Okay. Payag. Oh. Okay. Minsan, okay. Hindi lang kita mag-gets, ha? Okay na kayo, hinihintay ko na nga yung bingkay. Oo. Oh, Ang tagal lang naman ni Kuya. At maraming salamat din kay Doc Ninya Rodil. Ay, Doc Ninya Rodil, DMD ka na. Galing ako dyan. Binlog ko nga eh. Mm-mm. Sa tapat lang na, Caswin Building. Caswin Building, 7th floor. Right in front of GMA 7, 7th floor. Ganito yan. Pagdating nyo sa Caswin Building, ayan po yung building na black na may stripe na pula na maliliit. Pula, o. Oh. Along Timog, katawid ng GMA 7. Kung hindi nyo alam kung nasaan yung ano yung clinic ni Doc ano ni Doc Ninya, sundan niyo yung mukha ni Kim Domingo. Oo, si Kim Domingo. Yung mukha ang susundan niyo. Yung mukha niya mararating niyo yung clinic. Yung mukha ba talaga yung sinundan mo? Loko. Kasi nakita ko din yun eh. Hoy, yung mukha sinundan ko. Ang ate mong si Kim Domingo. Oo, ang ganda no. Yung kanyang yung banner. Oh. Si Miss Kim Domingo ang model ni Doc Ninya. Alam na mga kuya natin yan, Kim Domingo. So at meron ding binis si Doc Ninya sa Festival Mall, Alabang. Oo nga. Dental Focus. Dental Focus naman ang pangalan. I-follow nyo na lang si Doc Ninya sa kanyang IG. Oo, naririnig-rinig niyan, di ba? Hi! Ninya underscore Rodil underscore DMD. Ninya underscore Rodil underscore DMD for your dental needs. At kay Doc Clarence naman ay Clarence underscore MD. Or Clarence underscore Centre. Dalawa yun. O, ganun yung center nila, yung pang, ano, pang... British. Yeah, British. I'm sorry, center. But where have you been lately? You know, I've been to a lot of places. Like, there's this one time... Ano ang nationality mo dyan? Ano? Australian yata yan eh. Hindi. Irish? Ano ako? Oh, Irish. Alright, so usap. Hindi ko alam, di maganto yung Irish. Usap tayo. Alright. Okay. How are you doing tonight, mate? No. Ano no? Wala akong tinatanong. Eh, di nga tayo magkakaintindihan. Iba yung nas... Iba kasi yung nationality mo. Kaya hindi magkakaintindihan. Ang gulo mo? Kung magulo eh, hindi nga tayo Irish nga ako eh. Wait, promise kong pag ikaw may chance ka din pumunta ng Ireland, pumunta kang Ireland. As in, nakaka-refresh. Nakaka-refresh ang pagkatao. I'm sorry, but I have to earn my... What? Money. Oh, yeah. I totally agree with you because we should... earn our money for ourselves and for our family. Anong nationality mo? Bulakenyo ka ba dyan? lasing lang. Lasing. Yun na yung parin, pero lasing, nag-English. Ano nangyayari?
Ay! 8721-2429. 8721-2429. Oy, follow nyo ako Twitter, Instagram ha, at Kuya Chico 1067, KUYACHICO 1067. Sa Facebook, Kuya Chico lang ha, capital K, capital yung unang letter C. Aking ako po ay Papa Jackson 1067 on Twitter and Instagram. Papa Jackson 1067 on Twitter and Instagram. On Facebook, it's my real name, John Gamperle. Oh. And on YouTube, it's Papa Mo ako. Ang YouTube channel ko. Dapat gawa mo naman. May bago ko moto ngayon, upload lang na upload kahit walang manunood. Go lang ng go. Oo. Mapapagod din kayo, papanoorin nyo rin ako. Wala kayo dyan. Sige, basa sa December. O, tigilan mo ngayon, Jico. Totoo nga, isasama ko nga kayo kung saan kami pupunta. Maggagaganong-ganong. Uy, hanapin niyo yung bagong upload kay Jico. Informative to ha. Noong nakaraang ano kay Jico, last weekend, I went to Paddy's Point. And okay, going out of yung parking ko sa bahay, sumabit yung sidewall ng gulong ko sa gate, napunit. So ako, ang mentality ko is that papalitan mo yung gulong kasi gulong yan eh. Mm. So nagpunta ako ng evangelista and I talked to tire technicians. Okay. They said, wag mong palitan. Sige, bakit? Sabi niya, yung aesthetics ng gulong ang nasira mo. Yung wall, yung rubber na outer. Hindi yan ang gulong mo. Ang gulong mo yung belt. Hanggat wala napalit sa belt, you're safe. Alin ulit? Yung belt. Yung side wall. Side wall. Eh, di ba? Pag hindi. Kailangan mong palitan pag gano'n. Hindi. Yung belt niya is completely intact. Sabi niya, you mean belt yung lumalapat sa... Hindi. May side belt pala yan. Sa gilid. Okay. Oh, so, baka siguro depende sa gulong. Siguro yun sa'yo dahil... Michelin. Hindi ba ako, baka depende din. Oh, so sabi nila, palitan mo ng ano yan, ng ibang gulong, mauna pa masisira yung ipapalit mo kasi matibay yung gulong. Ah, yun lang. So, ang kay Chico, ang lesson doon, talk to the experts. Hindi, walang ganong lesson doon. Ako yun na nakuha kong lesson eh, pinakinggan. Talk to the expert. Oh. Magnanakaw eh. At ito na, ito nakakatawang part doon kayo. Panoorin niyo yung vlog ko para may manood naman. Oh, ah, okay. Ang pinaka so, nakakatawang part doon, may nagbigay sa akin kasi ng ampaw noong nakaraan, niregalawan okay, ng 6,000 okay pesos, oh. Wow. Sabi ko, 9,000 yung gulong. Sabi ko, konti na lang, dagdag ko. Meron na akong pambili. Hindi na ako na-stress gaano. Ngayon, pagdating ko doon, sabi nung tire tingin siya, sir, wag mong palitan, walang point. Hindi sira yung gulong mo. Yung aesthetics lang ang nasira dyan. Buo yung gulong. Okay. Long story short, kaya Chico, may 6,000 ako nung araw na yun, oh. Oh, ang ginawa ko ng 6,000 noong araw na yun, nagpa-car wash kami ni Richard. Okay. Pagdating ko ng car wash, may nakasabit na t-shirt sa car wash, binibenta. Okay. Ah, yeah. Bumili na ako ng 4 na piraso, 800 isa. So wala na ang 4,000. 800 isa. Baril lima binili ko. Sabagay. Eh, ilang araw na ako naka-champion. Kaya pala. No, Koreano kasi mayroon ng car wash. Galing yata ang Korea to. Okay, yeah. O oh, diba, nung nakaraan pinansin ko kasi ang ganda ng kulay. Yung pink, gusto ko yung pink. Kapon. Nung isang araw pula, bukas naka-gray ako. Ah, champion like the din. Pink. Hindi kasi ang ganda ng kulay. So yes, yun. So yun ha. So alam nyo na mga bangga. Oo. So nagbigay sa akin na. Yan yung brand na gustong bilhin ni Mr. Brad nung tumitingin-tingin siya sa online. Eh, sabi ko, grabe naman. Ay, jacket pala yata. O, meron doon sa car wash namin. Oo. Bago siyang bumili, meron na rin signal light doon. Gusto ko. Ako nga, sa sakin, mayroon ako mga dapat ng palitan, pero syempre, alam mo na. Mag-aabono ka pa, narinig alam ko yung sabi mo nga niya, si Aling LC, di ba? Kulong mo na magbayad nga daw eh. Nalala ko na nalungkot na. Hay nako, yan talaga buhay. But anyway, 1246, oh yeah, bukas ha, ay bukas mamaya ha. Greenwich Robinson's Place, Dasmariñas ha, Pala-Pala. So, alas dos, kita-kits tayo doon, ha? May sumali kayo pizza eating contest. Pero ang mga sasali, mabibili. May mechanics tayo. Oh, pero minimal lang. Bibili ka lang ng worth 2.2, kasali ka na. Yan. Pwede na yun. 2.2, no? In fairness. Nako, Kuya Chico! Pasahin mo na sa harapan mo! Nawala po yung booking, bibingka.
Nag-fail tayo. Paano so kinancel, sad. Penda? Kinancel? Ha? Ayan. Sarado na. Sarado daw po. Sarado yung bibingka. So sad. Kawawa ka naman. Kawawa ka naman. Hindi ka makakatik ng bibingka. Ako makakatikim ako. Ah, kasi meron sa inyo? May malapit na restaurant sa bahay ko. Ay, oo nga pala. Ang lapit lang pala ng restaurant. I'm so sorry kung ano man ang nagawa. Hello, Via Mare. Sarado rin yun. Ay, sarado na rin, babe. Oh. Anyways. Uy, magpaalam na tayo, Gico. Mag-aalam. Oo nga. Uy, ah, mamaya ha. Konti na lang, 100,000 na ako sa YouTube. Oh, congratulations. Salamat sa mga tumulong at nagmahal sa akin at nanonood sa akin. Diba? YouTuber na po ako, mag-1,000 na ako. Diba? Congratulations. So, pasensya na kayo. Kung may mga gagawin ako mga bagay, hindi nyo inaasang gagawin ko. Mag-makeup ako ng makapal. Mag-crossdress ako. Lahat gagawin ko na. Binabati ko po yung mga taong kinain ng sistema at yung mga taong kagaya ni Gechi kung kakainin na rin ng sistema. Magkainan. Manalaman natin kung sino magaling kumain. Ikaw kainan yun. Kainan 2019. Ay, Gechi ko ha. Oy mga pangga, this coming, at mamaya pa lang, sa Greenwich, Dasmariñas, Robinson, sa Dasmariñas. Oo, no. Basta, kunyari na lang magpanggap kayo na ang darating doon, Piolo Pascual, ganyan. O, magdala kayong banner. So, yung ganon. So, may himatay kayo pag dumating yung OA, kayo. Yung ganun, dapat may himatay kayo. Kunyari, mag-pretend lang kayo na kukumartin yun. Nandun yung, basta yung... Yung mag-hyperventilate ka. Oh my, yan. I can't, hindi ko maniwala. Oh. Ganun, gaganun kayo ha. Tapos maya-maya lang din ng konti, okay na. Basta maaaraga lang makita lang ng mga tao na, uy, grabe naman pala sila, Papa Jackson. Oo, sobrang sikat. Grabe yan, oh. Yung kunyari may mahimatay, i-stage nyo na lang. Oo. Bigyan na lang namin ng 50. Oo. Hindi ka pa ginawa sa 100 drag. Sa isang slice ng ha? Nagilid ha? Bukas pagka mamaya pala pag kayo eh. Anyways, thank you all. Sa lahat ng mga dumalang na bisita at pinagod kami sa pabati ninyo kayo ha. Maraming salamat. Thank you for coming over. Ay, alam ko na next week gawin natin yan ulit. Nandito ka next mag-try week. Mag-try tayo. Oo. Oh. Sige. Try natin magpaano ulit, magpa-deliver. Sige. Gawin on air tayo. Tapos hanggang sa antayin natin ang dumating. Ganun. Sige. Sagot, nag-iisa tayo sagot. Sige. Oo. Sige. Ako, ang papadeliver ko, Jollibee lang. Nasa baba natin yan eh. Pag yan, nahuli pa, ewan ko na lang. Grabe naman. Hindi dapat, wala yung mga common. Oo, dapat yung ano. Diba? Pa-order tayo ng scallops. Diba, ganang sukang pinakurat, galing Davao. Social. Ay, nako. Anyway. Ay, sa mga nandito, maraming thank you sa inyo. Mabuhay kayo palagi, every day, every night, every moment of your life. At sa mga patulog na pero hindi pa rin maano, gawain nyo ba yan? No? Hindi nyo tinatanggal yung headset? Ako dati nung, kasi diba, true blood listener talaga ako ng radyo. Ng, hanggang sa umagahan ko na, no? Ang sakit sa tenga nun, kaya nun. Yung hindi pa gantong head, diba? Ang dati, ang mga afford ko lang syempre na mga, yung earphone, yung masabi-sabing dyan lang nabili. Mm. Ang sakit kaya sa tenga. Ang sakit sa tenga as is pagka bumayo yung drums, napupunit siya. Nahirap talaga pag bumayo, napupunit na lang. Oo. Kaya huwag nyo masyadong anuhin ha. Mapunit-punit. Ay, yung mga bayo-bayo dyan. So yun. Anyway. Wala lang. Hindi ko naman sinabi mo yan. Actually, alay ko na magpapaalam na nga pala tayo. Mamaya meron pa, no? Papangga, maraming salamat! Well, this has been me, the one, the only, nice and naughty on your radio and yung DJ na feeling pogit, feeling sexy. Nagpapaalala sa inyong haba nito kay Chico. Natiligyan mo na ng kataong hawa na hopya and saying babushka ang maril keme-keme na Sean din as effectiveness. Ang dami sinabi eh, na basta babay na, okay yun? Babay na po ha! Hear you guys again next week! Same time, same voice, same frequency. And keep it right here on Energy FM. My name is Kuya Chico. And we are number 106.7 Energy FM. Pangga! Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo! Energy!